Hello everyone! Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? Welcome again to my YouTube channel. So for today, I'll be teaching or recreating one of my signature design at yung ginawa ko recently and I posted it in my Instagram account. If you guys noticed, I posted this photo of the church decors in Baclayon Church, Bohol. So for all of those who are asking kung paano siya ginawa, ituturo ko step by step today kung paano namin siya ginawa. So, i-recreate ko siya for this time. So, meron na tayong basic structure. I-explain ko na lang kung paano namin siya ginawa. So, if you notice, inattach namin yung twigs sa pillars ng church. So, using wires, inattach namin yung pillars. But for this time, inattach ko muna siya sa isang backdrop para lang at least ma-imagine nyo kung paano namin siya ginawa. So, we attach itong twigs. Again, bakit na naman twigs? Because parang I want to create a very natural looking arrangement. So, susundan lang natin yung shape ng branches to create that specific look. Then, from this structure, nag-attach tayo ng ilang floral foam to create a few volume lang. Then, here, if you guys notice, meron akong form made of wrought iron. Then, we covered it with chicken wire para lang magkaroon ng konting shape. So, this one, you guys can create different shapes depending on the shape that you want. But for this time, kasi I want to create a look na parang tree, then parang may valley of flower. So, para dito, sa arrangement naman na to, ay kinat ko yung floral foam into half. So, yan. Originally, ganyan siya ka-taba. So, kinatin namin siya into two para hindi masyadong magastos sa foam. Then, this arrangement, ituturo ko sa yung arrangement dito later, ituturo ko sa inyo step by step kung paano namin siya ginawa. And so kumbaga separate, usually ang ginagawa ko, ginagawa namin yung basic structure, then other part of my team sinisimulan ng gawin yung arrangement nito para attach lang kami ng attach. Okay, so for that particular arrangement, we used again one of my favorite flower, which is gypsophila. So it's all gypsophila. Okay, so we use 1,000 stems of this type of flowers for that particular arrangement. So sisimulan natin from the top yung arrangement. Okay, so since ang gypsophila nabubuhay without water, or yeah, nabubuhay siya or nakaka-survive without water, so some of the stems nitong twigs na to, i-attach lang natin. So, hindi natin kailangan itusok sa floral foam to make a lush and very natural looking type of arrangement. So, parang ang dating, nag-crawl lang siya from the ground, nag-crawl lang siya sa wall. Okay, so using this stem of gypsophila, i-attach lang natin siya sa mga dulo ng bawat twigs to make it look more natural at mukhang tumubo lang yung flowers from the stem. Using floral wire, i-attach lang natin. So, nasimulan na natin. Now, pupunuin lang natin itong part na to ng twigs before we attach more gypsophila papunta sa ating form sa baba. Okay? Okay, so if you guys noticed, napuno na natin ng gypsophila yung mga twigs. So it looks very natural, mukha lang siyang tumubo from the twigs because may volume at the same time, sinundan lang natin yung shape ng twigs. So now, bubuin naman natin itong base. Ituturo ko sa inyo one by one kung paano natin bubuin yung base niya. So earlier, ganito yung size ng foam natin. Hinati natin siya into two para mas tipid in a way. Then, ito yung tutusukan natin to make this type of arrangement. Okay. So, mangyari is, ika-cut lang into pieces yung gypsophila natin. So, cut into pieces.
Then, tutusok lang natin, one by one, dito sa ating floral foam. Very easy, para ka lang naglalaro, until mapuno yung buong ibabaw. Until makabuo tayo ng ganito. So, from this foam, kailangan makabuo tayo ng ganito. Para ma-feel natin itong buong space. Okay, so we're done for today. So, ito na yung ating finished product. Gaya ng sinabi ko, it's like a mini mock-up ng ginawa naming wedding sa Bohol. But yung wedding namin sa Bohol, yung height nun, it's about 13 feet. So, itong ginawa natin today, nasa around 8 feet lang. So, at least, naituro ko or na-share sa inyo guys kung paano namin step by step binuild yung structure. So guys, please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. And please press the bell icon to get more new video updates.